Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome to my channel, June's Home Gardening. Sa video pong ito, pag-usapan natin yung paninilaw ng dahon ng ating mga tanim. Ano po ba ang mga sanhi nito? At ano ba ang pwedeng iremedyo? Kasi po ang paninilaw ng dahon sa ating halaman, kung minsan po umahantong ito sa pagkamatay ng ating tanim. So dapat po hinahanapan natin ito ng solusyon. Para naman makaharvest tayo bago patuluyang mamatay ang ating mga halaman. O di kaya naman maging fully recovered ang ating mga tanim. Sa umaga po pag ako'y lalabas tinitignan ko yung mga tanim ko. Nakikita ko yung mga dahon, green na green. Parang lumiliwanag yung araw mo. Pero pag nakikita naman natin na naninilaw yung mga dahon ng ating halaman, parang mapapaisip tayo. Ginawa naman natin lahat, nag-effort naman tayo, parang kulang pa rin. Bago po ang lahat, sa mga bagong viewers po, please do subscribe to my channel. Ito yung napaka-importante po sa akin ito at libre po ang pag-subscribe. So please click the subscribe button, pati na rin po yung notification bell para updated kayo sa mga parating kong videos. So ano nga bang dahilan kung bakit naninilaw ang dahon? Ang sagot ko po dyan ay tubig. It's either kulang sa tubig or sobra sa tubig. Ang tubig po talaga ay siyang pangunahing dahilan. So, isa-isahin po natin ito. Unahin po natin yung over sa tubig. Halimbawa po, ang inyong halaman ay nakatanim sa container at yung lupa niyong ginamit ay hindi well-drained. O kaya naman ay yung butas ng inyong container sa ilalim ay maliliit, hindi po nakakadaloy ng maayos ang tubig pailalim, palabas ng container, nagkakaroon po yun ng overly water. Ang nangyayari po dyan ay nadadamage ang ugat, nasusuffocate ang ugat, hindi nakakahinga ng maayos na siyang nagiging sanhi kung bakit naninilaw ang dahon. O kaya naman yung tanim nyo ay nasa direct soil. Ano po? Tapos po tag-ulan. Ang elevation ng pinagtaniman yung lupa ay doon na i-stack yung tubig ulan. Hindi nakakaalagwa palayo sa inyong tanim. So, parang nalulunod po ang mga ugat ng inyong halaman. Buti kung kangkong ang tanim nyo, okay lang. Pero kung mga halamang hindi matibay sa tubig ang mga ugat, yun po ay maninilaw ang mga dahon at posibleng mamatay. O kaya naman po ay sobra talaga tayong magdilig. Yun po ay hindi maganda sa ating halaman. Hindi po maganda sa mga ugat ng ating halaman. At humahantong po yan sa paninilaw ng dahon. Ngayon po, dumako naman po tayo sa kulang sa dilig. Kapag po ang ating halaman ay kulang sa dilig, tuyo ang lupa, hindi po nasisip-sip ng ugat ng ating halaman yung nutrients dun sa lupa, pataas sa ating halaman. Humahantong po sa paninilaw ng dahon. Maaring isipin po natin, baka kulang lang sa fertilizer or sa nutrients. Pero kung isipin din natin, maaring kulang lang talaga sa dilig. Okay naman ng lupa. Kaya lang hindi lang masipsip yung nutrients na nandun sa ilalim ng lupa. At kapag po kayo ay nag-apply ng fertilizer, lalo na't chemical fertilizer, tapos nagkulang po kayo sa tubig, ang aatakihin po ay yung ugat ng inyong halaman. Dahil po nag-apply kayo ng chemical fertilizer, hindi naman po yan isang kainan lang ng halaman . Parang tao lang din po yan. Pag nangailangan ng nutrients ang halaman, kakain siya. Parang tao rin, pag nagutom, kakain. And then, mamaya magugutom na naman yan, kakain na naman po. So yung in-apply nyong fertilizer, hindi naman po isang kainan. May natitira po doon, may natitirang nutrients. Tapos po, tirik na tirik ang araw, hindi kayo nagdidilig. Ang mangyayari po ay aatakihin niya ang ugat ng inyong halaman. Masusunog po yung dulo ng ugat ng inyong halaman. At kakahantungan po niyan ay paninilaw at pagbabrown. Yung gilid ng dahon ay magbabrown hanggang sa maari siyang mamatay. So kung mag-a-apply po tayo ng fertilizer, lalo't chemical fertilizer, at ang panahon natin ngayon ay summer, tag-init, alagaan po natin sa pagdidilig. Meron pa pong isang dahilan kung bakit naninilaw ang dahon. Yun po yung nagalaw nyo yung inyong tanim.
Especially nagalaw nyo rin yung ugat. Mamaya po ipapakita ko sa inyo. So ano po bang solusyon para sa paninilaw ng dahon? Kung ang inyong problema ay overwater, ayusin nyo po yung inyong container na pinagtataniman. Tapos yung mga lupa nyo po na gagamitin ay buhaghag para maging well-drained. O kaya naman kung magtatanim kayo sa direct soil, huwag po yung parang batya na pagtag-ulan ay nauiipon doon yung lupa, yung tubig. So huwag na po kayo magtanim doon. Ngayon, kung sa tingin nyo naman po ay kulang sa dilig, kulang sa tubig ang inyong halaman, meron po akong ginagawa dyan. Maging ako po ay nakaranas din ng paninilaw ng dahon. Ito po oh. Pero ito po ay okay na. Eh, green na po yung iba oh. Tapos yung talbos niya ay okay na rin. Green na rin. Eh, mga talbos. Green na rin po. Ang ginawa ko kasi dito, halimbawa ito po. Ito po ay dumidiretso rito eh. Gumagapang dito. Ang ginagawa ko eh, nililipat kong ganon. Nililipat ko silang ganyan. So ginagalaw ko. Yan lang, may mga ugat po dyan eh. Pag nagalaw po yung ugat, yun po yung kahihantungan. Ito po maninilaw po yung dahon nila. Kasi ayaw ko silang umalagwa sa ano, dito sa damuhan. Ayaw ko silang mapunta rito. Gusto ko dyan lang sila. Kaya ginagalaw ko. Yun nga lang, naapektuhan yung ugat nila. Kung kaya nadadamage yung ugat at naninilaw nga. Ito nga yung nagiging resulta. Pero ito yung mga unang dahon na to eh. Yung mga sumunod na dahon ay okay na. Gumagamit din po ako ng tap water. Pero bago ko po gamitin, aamuin ko muna po kung matapang ang chlorine. Kung hindi naman, eh okay lang. So gamit ang hose, magamit din po ako ng tap water sa pagdidilig. At ang isa ko pong ginagawa ay flooding. Ginagawa ko lang po ito pag summer. At ginagawa ko po ito ang pagpa-flooding bago mag-apply ng abono. Ito po'y halimbawa lang, naninilaw yung kanyang dahon. Ganyan po. Ayan, yung dumadaloy na yung tubig sa kanyang ano, sa ilalim ng container. So patuloy lang natin siyang i-flooding. Makakatulong po ito para makarecover yung naninilaw na dahon. At yung mga bagong usbong ay magiging berde na ulit. So yan po yung ginagawa ko. Ito po isang paraan din para mabulabog ninyo yung mga mapanirang insekto. At dinidiligan ko rin po ito paminsan-minsan. Binabaha ko. Dinidiligan ko ng marami. So ang pagpa-flooding po ay minsan lang po ginagawa yon. May mga iba pang dahilan kung bakit naninilaw ang dahon sa ating mga halaman. Kagaya ng pag-atake ng mga insekto. Ang una ko pong ginagawa ay tinataboy ko muna sa pamamagitan ng pag-spray ng hose. Yung pressurized hose, gaya ng pinakita ko sa inyo kanina. At pag hindi kinaya, ako po'y nag-i-spray ng organic insecticide, over-fertilizing, lack of nutrients, at yung mga halaman na overexposure sa sunlight. May mga halaman po kasi na ayaw ng masyadong mainit. Ang gusto nila ay sa partial shade o kaya naman partial sun. Kukos din po yun ng paninilaw ng mga dahon. So yan po. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hope to see you again in my next video. Please don't forget to subscribe. Happy gardening!